Yung pinakamurang ano niya, ticket niya is 130,000 Philippine peso yun. Sasakay ka sa aeroplano. So bakit sinabi nila zero G? Yun ang tawag nila ng zero G. Kasi ha, you feel like in zero gravity. But technically, yung aeroplano kasi sasakyan, sarado, walang bintana. So yung nasa loob lang, parang ito, kung bakit itong auditorium na ito, biglang bumagsak tong building. Halimbawa lang, lulutang lahat tayo. Oo. Free fall lang yun. Pero actually yung aeroplano, parabolic lang yun. Nagda-dive siya for about 10-15 seconds. Tapos, angat ulit. Pag umangat siya ulit, may gravity na naman. Sasabihin na naman ulit, magda-dive ulit. Kaya lang, ang feeling natin, zero gravity. Kasi, yung perspective mo sarado eh. Wala ka nakikita falling and going up. So, di na daya. Parang sumasakay kayo ng ano, ng, yung, ano yun? Yung sa ride na Viking pa yun? Ang Anchors Away? Yun. Ang pipiliin nyo, kung gusto nyo maramdaman yun, doon ka sa likod. Huwag doon sa unahan. Yung nasa likod, yun ang mas malakas ang mararamdaman mo na iiwan yung ganun nyo. Pero, hindi rin tama yung term na zero G. No? Tawag lang zero G, pero sa totoo lang, may gravity pa rin. May gravity pa rin. Ang ano lang, yung idea lang kasi na inaalis sa'yo, yung feeling mo, weightlessness. Ganun din sa space. Hindi natin dapat tawagin na pag nasa outer space ka na, dumudutang yung mga astronauts, zero G na ang nararamdaman nila. Microgravity pa rin yun. Kasi kung sasabihin natin zero gravity na, eh bakit nandiyan pa rin yung moon? Diba? So may gravity pa rin. Pero hindi talaga zero gravity. So i-correct lang natin. We always use the term zero G, pero hindi tama yun. So i-correct lang natin na meron pa rin microgravity. So hindi talaga maaalis yung gravity. Kahit saan sa space, may microgravity. Kasi bakit ang mga planets umiikot sa sun? Kasi may gravity. So alisin mo lahat. Pag inalis natin yung sun, wala na. Kanya-kanyang galaw na yung mga planets. Kasi wala na yung pinaka-pull ng gravity. Okay? So yun lang. Baka para at least maintindihan ninyo. Malinaw na ba yan? Okay. Thank you. Thank you very much, Sir Edmund Rosales.